Hello, welcome back sa aking channel. Pasensya na, at ngayon na naman po ako nakapagbahag na naman ng pamamaraan sa pag-blessing sa mga bahay na natin itirahan ng mga elemento o espiritu. Ito po ay magagamit nyo, gamit ang dasal ng San Benito. So, panoorin nyo po hanggang sa matapos. Yun, inyo pong makukuha ang orasyon na ito na aking babahagi ng libre. At maraming pong salamat. Una ay nawa ay datnang kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan, ligtasan o pamangkapamakan at walang karamdaman. Saan man po kayo sa sulok ng mundo, abroad man o dito sa mga bansa natin sa Pilipinas, ako ay unang-una ako'y magpapasalamat sa amang may likas sa patuloy niyang pagsuporta, pagtulong sa atin. At ganoon din sa inyo mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. Bagamat maliit pa lang itong channel na ito, ay ako ay patuloy na magpapasalamat po sa inyo. Nawa ay makuha niyo po ang aking babagi at pakapakinggan niyo po ang aking pamamaraan, yung paliwanag ko kung paano ang gagawin nyo sa inyong mga bahay na may mga elemento o espiritu na nakatira. So yun, mapapaalis po natin yun sa pamamagitan ng orasyon gamit ang San Benito. So nawa ay mag-like kayo, subscribe, pakihit na rin po ang notification bell para po lagi po kayong updated sa lahat ng video na aking ina-upload. Pakisuportahan po ang isa kong channel, yung Ang Misyonaryo. Ganon din doon sa aking page, pakipalo nyo po. Yun po yung orasyon tutorial vlog. Naway ipalo nyo. Importante po doon yung maipalo nyo. Marami po rin kayong matututunan din doon. At pag hindi po ako naka-upload dito sa YouTube channel ko, doon ko po ina-upload kasi minsan ay hindi natin maiwasan na mayroon mag-video dito sa amin. Eh baka makooperay po ang aking channel nito dahil sa sounds na yon. So iniingatan ko po makooperay sa pamamagitan ng music. So naway maunawaan nyo. At ito po, disclaimer sa mga hindi po naniniwala sa aking content, skip nyo na lang po ng video ito at maghanap po kayo ng video na nanayon po sa inyong kagustuhan. Ganun din, ako po ay respeto sa mga bawat paniniwala ng isang tao at ginagalang ko po ang anumang reliyon na inyong kinaaniban. So respetuhan na lang po and God bless po sa lahat. Shoutout po sa lahat ng aking mga solid supporter. Hindi ko na po kayo iisa-isahin sapagkat maganda po ang inyong mga mensahe para sa channel po ito. Nawa ay patuloy niyo po suportahan ang channel po ito. Hindi katulad sa iba na yung dinidismiss yung ibang mga yung pag may nag-comment, parang dinidismiss nila. Ito po ay mas maganda po mag-comment po kayo. Sa mga nagre-request patungkol doon sa mga orasyon na kanilang nire-request, hintayin nyo lang po at ibabahagi ko. Ito po ay request din yung paano palisin ang espiritu o elemento na namamahay sa inyong mga bahay.
baka pakinggan nyo po ang paliwanag ko upang hindi na po kayo magtanong. Para sa bagay, mas maganda magtatanong po kayo. Ang FB page ko, FB account ko ay Ricky Florante po yun, dalawa po yun, at kahit sa alin doon. Yun, akin ang pong ibabahagi ang rasyon. Ang pamamaraan, dapat meron po kayong insenso at kamangyan na magkaparis po yun. Yung kamangyan, itim o brown o kaya itim, pero brown po yun. At saka isang yung insenso kulay dilaw po yun, paghaluin niyo po yun. Yun na po yung pababagahin niyo po. So pag meron na po kayong nakaapaapoy na insenso, ang una nyo pong dadasil, gagawin ay magpuder. Magdasal muna po ng isang ama namin, sumasampalataya. Yun lang po ang inyo pong dadasalin, tapos magpuder po kayo. Maraming puder dyan. So, yung akin ay yung pangalan ng Infinito Diyos, yung ipinupuder ko sa sarili ko, yung Uyaha Bihi Bahayo Cruz. Tapos tatlong beses ko binabanggit yun, inihip ko sa aking sarili, sa dibdib ko. At pagkatapos, dapat meron po kayong nakahandang limang medal. Medal na Saint Benedict. Ganito po yun. Saint Benedict. Okay, pagka nag-i-incenso na po kayo, babanggitin niyo po yung dasal ng San Benito. Yun, pagkatapos na ilalagay ko po yun sa description box yung dasal sa San Benito, para hindi ko na po ilalagay dyan sa screen. Pumunta lang po kayo so doon sa description box at makikita niyo po doon yung dasal ng San Benito. Yun, pag nadasal niyo po yun, iikot po kayo sa inyong bahay na ini-incenso yung inyong mga bahay, inyong mga kwarto, CR, sala, sa paligi, paikot ng inyong bahay, tapos lalabas po kayo ng inyong mga bahay habang binabanggit yung dasal ng San Benito. Kahit na hindi niyo po memorya, kahit na sinusulat niyo lang po na ganon, ay pwede po. Tapos isasabay niyo po ito orasyon na pamatay sa mga elemento at masamang elemento at masamang espiritu. Huwag po kayo matakot na kayo po ay gantihan, sapagkat ikaw po ay may poder. Ikaw po ay may poder at ayun nga, pupudirin niyo po yung inyong bahay na sa pamamagitan ng Saint Benedict. Okay, ito po yung tatlo ito, pagpipilian niyo po yun. Pamatay sa masamang elemento o espiritu at pakaingatan, sapagkat maaari ding makapatay na magkukulam itong tatlo na orasyon na aking babanggitin. Una, iti ikti paktitor ak ikos ikayaw saraktam tiyomasiyom marokham. Tatlong beses niyo po babanggitin yon. Bawat orasyon na ating babanggit, tatlong beses bin. Tapos iihip niyo po sa inyong kabahayan. Tapos pangalawa pong orasyon, mo ulim jom jom krus kum krus kabit krus at mita miidi. Tatlong beses niyo po babanggitin yung ihip din sa inyong kabayan. Tapos itong pangatlo, yung para yung mga elemento at spirito ay maging alipato. Yung parang sa pag nagsunog ka ng talahib, may mga itim-itim, para sila po maging ganon, masunog po sila. Ito po yung pangatlo, ito po yung matindi. Surami sa ito ilastot. Tatlo po yun, bes nyo babanggitin. So pag nabanggit nyo na yun, ikot nyo sa bahay nyo,
pwede rin siguro apply niyo yung tatlo na to para siguradong safe kayo. Tapos pupunta po kayo na naman sa inyong altar kung saan kayo nagdasal ng Ama namin at sumasampalataya. Ilalatag nyo na po yung Saint Benedict, yung liman sinabi ko, at dadasalan po yun, iinsensuhan nyo po yung ang dasal ng Saint Benedict ay ilalagay ko po doon sa description box para maisulat nyo po yun at nang mabasa at maidasal nyo po yung may dasal doon na kumpleto sa harap at likod, meron yun. Kapag ilalagay nyo naman po doon sa inyong mga bahay ang Saint Benedict, bawat kanto po ng inyong bahay ay may Saint Benedict dapat. At kapag nilagay nyo po yun, dadasalan nyo po ng nandun po yung dasal sa harap ng medalya. Doon po yun, makikita nyo sa description box. Bawat isa po noon yung sa harap. Sana makuha nyo po ang paliwanag ko. Sabagay, kumpleto yun, nakapamagat siya, dasal sa harap ng Saint Benedict Medallion at dasal sa likod ng Saint Benedict Medallion. Yun lang po yung sa harap ang yung idadasal nyo habang kinakabit nyo po sa kanto ng inyong bahay, sa apat na sulok ng inyong bahay, at yung gitna ay yung nasa gitna ng inyong bahay, yung panglima po na dapat nasa gitna ng inyong bahay para umalis na po talaga ang masamang elemento. At asahan nyo po yung ang Saint Benedict Medallion o yung prayer na Saint Benedict ay pangalis ng masamang elemento. Yun, sa nag-request nito, gawin nyo po at sundan nyo lang po ang paliwanag ko. O kaya magtanong po kayo doon sa FB account ko. Basta yung dasal ng Saint Benedict po nasa description box, click nyo lang po yun at makikita nyo po yung aking ibibinabahaging Saint Benedict prayer. Latin po yun. Sa mga gusto pa ng mga protection tulad ng mga medalya na maliit na ang tawag nito, Tres Pico. Ito yung Tres Pico Roma. Ito pala. So, ipim nyo lang ako sa may gusto nito. Free shipping na po. Sa iba, ito ay 600. Pero sa akin ay mura lang. May kasamang dasal po ito na oras na kayo ay morder, isasama ko po. At ganun din ito. Santo Niño Ubad, sa mga gustong morder, ito po ay may dasal na kasama. PM nyo lang rin po ako. At sa mga gustong morder ng Omo, kahit abroad po ay nagpapadala po ako ng mga Omo. Sandali, yun, ito, ganito. Kahit pupukin niyo po ng martilyo ay hindi mababasag. Pag nabasag po, peke po yun. So yun, pa sa mga gustong umorder sa akin ay PM nyo lang po ako. So God bless, maraming maraming pong salamat.